Coffee. Lininisin natin ang mata mo, be, ha? Linisin natin kasi nadali po 'yan, oh. Paano ba ito nadali, be? Natusok ka ba? Ha? Nakapikit na po 'yan. Ganyan po pagka umimpis ang kanyang mata, gawa nung hindi ko alam kung na-stress ito. Kasi ito siya, pag na-stress, naapektuhan ng mata. Kung nakita nyo po yung mga nakaraan kong vlog regarding sa mata niya na sobrang maga po. Ganyan. Tapos ito, umimpis na naman. Ganyan po ang sitwasyon niyan. Once na na-stress siya, ang kanyang mata, on off, ganyan po. Ilang beses na po itong nangyayari. Siguro po sa isang, itong taong ito, 2022, nasa ano na, ano ba ngayon? February. Nasa ano na, tatlong beses na nadali ito. Gawa nung pag na-stress siya, lalo na kung nandito pa yung mga anak niya, pag nagkulitan, nagharutan, hindi maiwasan yung kalmot. So, ito naman, hindi ko masabi kung paano siya nadali. Kasi may mga, isa sa mga stray cat dito, ng kapitbahay namin, yung kanilang cat, dumadayo talaga somewhere para maghanap ng babae. So, isa na si Coffee na napupusuan. Eh, siyempre, kapapanganak pa lang niya. And na-adapt na yung dalawang anak niya na si Yato and Yami. After 2 months, ayun, kinuha na ng nag-a-adapt. Kaya, ito, sana ay hindi siya na-dali ng stray cat. Sana ay hindi ka mabuntis ulit, be. Kasi hindi pa naman ito napakapon pa. Eh, wala naman po kaming magagawa kung nadali siya. Talagang ganun po ang nature. Likas na po sa kanila na mabuntis. Eh, hindi naman namin mababantayan ng 24 hours. Siyempre, may time po tayo na natutulog. Lalong-lalo na sa kasagsagan ng 10 oras ng madaling araw o alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw at kasarapan ng tulog natin. Kaya, ngayon, sana, eto namang ano, yung mata niya, maya at maya, after mga 3 hours, yan, unti-unti na po niya ididilat yan. Ngayon kasi, bago pa lang, kaya, nakapikit lang po yan. Then, ipapakita ko po sa inyo sa next vlog na kung ano na ang maging sitwasyon after na nangyari ito. Kung ano ang naging itsura ng kanyang mata. So, ganyan po. Kaya, hindi namin talaga maiwasan na madali. Coffee. So, ayan. Ano naman siya? Masayahing pusa. Ba, Coffee? Hindi ka pa nagugutom? Hindi pa po siya kumakain. Siya na lang po yung hindi pa kumakain sa 6 naming alaga. Gawa nung yun nga, nadayo siya sa ibang bubong. Kung kaya, ayan ang nangyari sa kanyang mata. Talagang likas na sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ayan. Kasi nung pinatakan ko ito kagabi, as in, ano, sobrang laki po yan kung napapansin nyo sa iba niyang mga video. Sobrang pamamaga po talaga yan. Ayan. Tapos, hindi naman po dugo ang lumalabas niyan
kundi tubig. Kasi kung dugo po yan, ano na po yan, marami na pong dugo na nasa paligid nito. Tubig lang po talaga yan. Parang ano po eh, parang meron siyang sariling bulsa sa kaloob-looban ng kanyang mata. Kaya unti-unti po na lumalakit, lumulubo ang mata. Ganyan po ang nangyayari. Kaya pag once na nadali, ganyan na po, lumalabas yung maraming water. Nung one time, hindi ko lang siya nakuhanan ng video, talagang tagas ng tagas yung tubig galing sa kanyang mata, tumutulo. So, hinahayaan ko lang po kasi wala naman pong dugo na nadali. Hindi naman po dugo ang lumalabas. So, ganyan po. Tapos, meron pa po ako isang video, kaso na-delete ko po yun, gawa nung yun, hindi ko na malaya na isa pala na na-delete ko yung video na yun. Nung na-videohan ko siya, habang siya'y naglilinis, after ng ilang segundo, ayun, tumagas, pumuslit, pumulandit ang tubig galing sa kanyang mata talaga. Yun, ang dami. Eh, siyempre, nung time na yun, first time kong makita na ganun, na gulat din ako sa nakita. Wala naman pong dugo na kasama. Puro tubig lang po talaga. Tapos nung inamoy ko, wala namang amoy. Ganun po ang sitwasyon sa mata niya. Coffee? Coffee? So, ayan, masaya na po kami once na nakita namin ganyan ang kanyang buntot, nagwiwigil parati. So, ayan, consider po na masayahin siya. Yan, relax siya. Coffee? Pag tinatawag namin siya, ayan, ang komunikasyon niya sa amin ay sa pamamagitan ng buntot o kaya sa tenga na parang nag-a-antena kung saan pag tinatawag siya, yun, iniikot lang yung tenga niya. Kung hindi man tenga, buntot ang magre-response. Coffee? So, ganyan po siya, ganyan. Kaya nakakatuwang pagmasdan. Coffee, tulog ka na? So, mamaya kain ka ha? Relax ka muna dyan ha? Sige. Okay. Yan lang po muna mga ka-cat lover. Ito naman si Kyle, ayun, natutulog. Ganyan po yan. Binabantayan niya parati si Coffee. Napaka-sweet na pusa po yan. Kaso nga, hindi maiwasan na binubuli parati ni Witty. Kaya umiiwas na lang siya. And kung napanood niyo po yung ibang video ni Kahel regarding sa kanya sugat, so sisilipin po natin ngayon kung ano na ang kalagayan nito, kung ano naging kondisyon sa kanya sugat. Witty, Kahel, patingin ang sugat mo, be. Patingin ang sugat mo, ha? Tingnan ko yung sugat mo. Ha? Tingnan ko nga yung sugat mo. Excuse me, be. Pwede? Tingnan ko yung sugat mo, ha? Tingnan ko, ha? Pwede ba? Tingnan ko yung sugat mo, ha? Oop, baliktad tayo. Baliktad. Ganyan, ha? Saglit lang. Ganyan, ganyan, ganyan. Ayan, yan. Ayan, ipakita lang natin yung sugat. So, ayan na po ang kanya sugat. Tuyo na po yan. At hindi ko na rin po yan napataka ng snake plant juice. Hinahayaan ko na lang po yan na kusang maghilom. So, ang importante po, pumutok ang kanyang sugat. Nagkaroon po, kasi nung mga nakaraang, siguro may mga 1 month nang nakalipas. Nung ayaw niya magpahipo sa kanyang dito sa pinakabungad ng buntot. Umaangil siya. Talagang umiiwas siya once na hinaplos ang kanyang likod at alam naman niya na masakit naman talaga pagdating dito. Nung time na 'yon, nasasaktan talaga siya. Tapos yung kanyang buntot, nakaano po 'yan? Nakababa lang po 'yan, nakalaylay. Wala pong lakas, hindi po nagwiwiggle, as in wala. So, ang yun nga,
agad kong nilapatan ng snake plant nung time na yon. Tapos hindi naman sunod-sunod yung paglalagay ko. Basta kung ano yung maaputan ko siya, matsyempuhan, agad ko namang nilalagyan. Tapos, ayun, after ng isang linggo, kasi hindi ko na nga nasunod-sunod ang paglalagay ng snake plant, nagulat na kami na eto na, nabutas na siya. Sobrang laki po ng ano niya, nung butas diyan. Eh, ang kainaman, pag napatakan siya ng snake plant juice, talagang sumusuot sa lalim, sa loob, pumapasok yung katas. Kaya walang magawa si Kahel, kundi iwiwigil na lang yung buntot niya, ang gawa nung siyempre, mahapde pag na ilapat na sa balat, na sa sugat ang kwan, ang katas. So, ganun po. So, yan. Pagaling na po yan. Buti na lang, hindi po nadali ang kabila. Pero may nakapa po ako sa kabila na bukol. Pero hindi na po siya umaangil. Noong una talaga, as in, nagagalit siya pag ginalaw ko. Ngayon, pinapayagan niya na akong hipuin ang kanyang pelvic part. So, hindi na po siya umaangil. Ibig sabihin, ano na, nawala na yung kirot na iniinda niya. Ano na lang yan, nasa ano na yan. Siguro after 3 days to 4 days, ano na yan, magkakaroon na ng tutsang yan. So, ganyan na po ang sitwasyon ng aming mga alaga. Kasi responsibilidad rin naman namin ang kanilang health. Kung kaya hanggat maaari, ayokong pabayaan na lumala ito. So, yun lang po ang update ko regarding sa sugat ni Witty, ni Kahel, and yung kay Coffee naman dun sa mata niya na nadali. Sana po ay maya ay makakain na siya. And hindi ko muna lalagyan ng ano, pampatak para sa mata niya, para kasi maano po yun eh, mahapde pag ipinatak ko sa kanyang mata. So hayaan ko muna ng mga palipasin ko muna ng isang araw bago ko lagyan. Sarap ba, Kael? Ganyan po ang gustong-gusto nila na hinahagod ang lalamunan. Pinaka-favorite nila ang lalamunan talaga na hinahagod. Ayan, nagtatago na siya dyan. Yan yung favorite place niya. Una-unahan lang sila ni Coffee. O siya, pahinga ka dyan. Ha, pahinga ka na dyan, ha? Ito naman si Coffee. Tulog na. So, yun lang muna mga ka-cat lover, update ko sa kanila at sana po ay lagi tayong mag-iingat saan man tayo naroroon, lalong-lalo na sa pagmamaneho at kung ano man ang ating mga ginagawa sa araw na ito ay sanay okay at pakayanan ninyo ang mga gawain na lalo't mabibigat ito. Thank you for watching po mga ka-cat lover at muli magdasal po tayo sa Panginoon sa ating gabay. Bye!